Iniugnay ng isang vlogger si Senator Risa Otivero sa CPP-NPA. Protekto daw ang senadora ng rebelding grupo. I-fact check po natin yan. Mainit na usap-usapan ang confidential fund sa proposed budget ng Department of Education na gagamitin umano sa paniniktik sa NPA recruitment at iba pang illegal activities sa mga eskwelahan. At kasabay nito, muli na namang nabuhay ang akusasyong konektado sa CPP-NPA, ang unang kritiko ng confidential funds na si Senator Risa Ontiveros. Ang sabi sa isang video, tila protektor ng CPP-NPA si Ontiveros. Ito po ang reaksyon ng uploader sa pahayag ng senador na hindi dapat madamay ang mga estudyante sa mga surveillance activities ng DepEd. Dagdag pa ni Ontiveros, dapat ay i-reallocate na lang ang pondo at mag-focus ang ahensya sa tunay nitong mandato. Hindi nagustuhan ng vlogger ang pahayag na ito ni Ontiveros at kinestyon kung pansariling interes lamang ang pinoproteksyonan ng senador. Ang video na pinost sa Facebook, meron na pong 10,000 likes at 434,000 views. Ang version naman ito sa YouTube, meron na pong 35,000 views. Mga kapatid, hindi po totoo ang akusasyon laban sa senadora. Sinuri po yan ng Facts First PH at ng Rappler. Walang kahit anong report na nagpapahiwatig na si Ontiveros ay konektado, sumusuporta o protektor ng NPA. Ilang beses na rin pong pinasinungalingan ng ilang fact-checking groups ang akusasyon na ito. Dati na rin tinanggi ng senadora na konektado siya sa NPA. Handa rin umano siyang magsalita laban sa mga pang-aabuso ng rebelding grupo. Sa panahon ngayon na marami tayong nababasa o napapanood na kung ano-anong pinagmumukhang legit na balita, maging mapanuri po sana tayo bago tayo maniwala at magpakalat ng maling impormasyon. Mga kapatid, Ed Linggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.